Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, ang topic natin is about how to file quarterly income tax return as a mixed income earner individual. So mixed income earner, ibig sabihin pwedeng may business kayo plus professional din kayo, or may business kayo plus employed kayo, or may business kayo plus employed kayo plus professional din kayo. So yan po ang ating definition ng mixed income earner. Okay, so andito na tayo ngayon sa offline EBAR forms package version 7.9, and then i-complete nyo na lang po yung mga details like yung taxpayer name, yung TIN number, registered address, RDO code, zip code, telephone number, email address, and then proceed na tayo sa list of EBAR forms. So piliin lang po natin yung EBAR form 1701Q version 2018, and then fill up. Okay, ito na yung first page natin. Yung year, naka-default siya sa 2021 kasi itong form na to in-edit nila ng ginawa silang modifications dito ngayong year 2021. Pero you can change it kung halimbawa for 2020 yung pinafile nyo, pwede nyo naman siyang change kasi editable yung field na yan. And then sa quarter, first, second, third, so for this particular filing, for quarter 1, yan ang file natin. Amended return, no lang po. Now, for the taxpayer filer type, ang choices po natin ay single proprietor, professional, estate, or trust. But because mixed income earner po yung file natin, wala naman po kasing option dito sa quarterly income tax return na makakapag-choose tayo ng 2 taxpayer type. So, piliin na lang po natin kung ano yung, like, halimbawa kung meron tayong business so single proprietor, plus professional tayo, or single proprietor plus employed, or single proprietor plus professional plus employed, pili na lang kayo kahit isa doon. And then, sa alphanumeric tax code, piliin nyo na lang po yung mixed income. So, kung kayo po ay nag-avail ng 8% gross, 8% income tax on gross sales or receipts, ito po yung pipiliin nyo. Mixed income, 8% income tax rate. Pero kung kayo po ay yung regular tax lang, ito pong mixed income, graduated income tax rates. So, dahil po itong pinafile ko ay mixed income, 8% income tax rate, ito po yung pipiliin ko. And then, i-complete lang po natin yung date of birth. And then, yung citizenship. Ano ba yan? Yung spelling pa. Okay, foreign tax number, if applicable lang naman, claiming foreign tax credits. No lang po tayo kung wala naman tayong income derived from abroad na subject to income tax abroad. Okay, and then for tax rate, automatic na po siya dahil pinili natin sa taas yung mixed income, 8% income tax rate, so automatic na po itong nakatoggle. And hindi na po natin kailangan pumili dito dahil para lang po yun sa graduated rates. Okay. And then, background information on spouse, if applicable lang din naman siya. And pwedeng separate filing kasi kayo ng spouse nyo for married individual. So, punta lang tayo sa second page. So, kung mapapansin nyo dun sa Schedule 1, naka-grade out siya. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-fill in ng amount dyan. So, hindi ka naman magkakamali dito eh. Kasi, dahil pinili mo sa first page is 8% income tax rate, pagpunta mo sa second page, ang pwede mo lang i-edit or lagyan ng sales is yung sales revenues na nakatapat na for 8% income tax rate din naman. So, apple to apple naman siya. Okay, so lagyan na natin ang amount. Sample lang to ha, hindi to actual. Yan. So, kung makita nyo, clinic ko lang po yung tab, by the way. And then, ayan. Nag-compute na siya ng tax due. Okay. So, kung mapapansin nyo rin po yung allowable reduction from gross sales receipts and other non-operating income of purely self-employed individuals ay naka-grade out. Bakit po? Kasi dun sa first page natin, ang pinili natin ay mixed income earner. So, ang assumption dito, yung 250,000 po natin ay automatic si employment ang gagamit ng 250,000 na yun. Yung exemption na yon, si employment po. Remember, sa employment po natin, nagpo-compute din po si
si employer natin, si HR natin, or si accounting kung sino may hawak ng payroll sa company nyo, sila po yung nagpo-compute doon, meron silang withholding tax table and considered na po yung 250,000 exemption. So kahit hindi po hindi umaabot ng 250,000 yung annual salary nyo sa inyong employment, hindi nyo po ma-avail yung difference ng, halimbawa, sabi natin 220,000 lang yung annual salary nyo sa employment nyo, sa company na pinag-workan nyo, hindi nyo magagamit yung 30,000 as deduction sa inyong business income kasi naka-grayed out na po siya. Pang-employment lang talaga siya. So, whatever is your sales or receipts sa business nyo, lahat po yun taxable na at 8% gross. Ibig sabihin, gross sales, as it is, kung magkano man yung business income nyo, business, yung sales nyo sa inyong business, lahat yun taxable at 8% flat rate. So, click lang natin yung validate. Ayan, sabi validation successful. So, walang problema. Click lang natin yung save and print and then submit final copy. So, hindi ko po isasubmit to because this is not an actual tax return. So, ginawa ko lang po to for presentation purposes. Okay, so, after nyo isubmit, nakareceive kayo ng, nagkaroon ng prompt dyan na submit successful, hintayin na lang po natin yung email notification from BIR, yung email acknowledgement. And then, ipiprint po natin yun, yung email acknowledgement na yun, plus this BIR form. And since may babayaran po tayo, let's print it in 3 copies. Kung magbabayad tayo sa bank, 3 copies po because yung 2 copies ibibigay po natin sa banko. Yung 1 copy will be our copy. Pero acknowledge po yun, i-stampan nyo ng banko. Ngayon, kung ayaw nyo naman pong ma-hassle, meron naman pong ibang means para magbayad, pwede po tayo magbayad through GCash. Papakita ko later kung paano yung pagbabayad through GCash. So, dito sa GCash, click lang natin yung pay bills and then click natin yung government. And then, hanapin natin dyan yung BIR. Okay. And then, from form series, piliin po natin yung 1700 income tax return. And then, sa form number, piliin natin yung 1701Q. Okay, and then sa tax type, yan, isa lang dyan, IT lang naman yan or income tax. Return period, so since first quarter to March 31 po yung ating return period. Then just click OK. And then, lagay na natin yung ating TIN number, branch code, and email address. And then after nyan, eto, mayroon na tayong confirmation.